maraming magtatanong sigurado kasi marami rin ako nababasa na comment na bakit ka mag-aalaga ng manok eh, sa mahal ng feeds. Kaya ba nating i-sustain yung kita na ano, hindi tayo malulugi? Kasi ang dami ko nababasa na sinasabi hindi sustainable yung pag-aalaga ng mga layer kasi malulugi ka sa mahal ng patuka. Isang magandang araw muli sa inyong lahat. Ito si Jello Pars, Organico Filipino Farm. Today, nandito ulit tayo sa Malig, sa Isabela. Yan, dinalo natin ito. Halos ano na to, episode 3 or part 3 ng pagbisita natin dito. Ito yung mga alaga ni ano, Sir Lime, Eric Lime, dito sa Malig. Yan, oh. So, isa na siya sa supplier dito sa Malig, Isabela, ng mga brown egg. Ito, ano to, puro probiotics ang gamit nila dito. Yan. Tapos ito yung ranging area niya. Oh. Yan. So ganyang kalawak yung ano. Pagka hindi umuulan, ayan, dito sila nag-gumagala. So nakakakain sila ng mga insekto, ng mga, yan yung sa palay kasi ito. Ayan, oh. Ayan. So pagka pinagala nyo dito sa mga gantong area, so nakakabawas din ng feed consumption. No? Yan, oh. Nakakatipid din kayo. Nagkakaroon sila ng mga snack, kumbaga. Yan. So ito yung area. So ang plan nila dito is magdagdag pa ng ano ng layers. Yan. So, sa ngayon merong nag-umpisa siya ng 500 heads. Ngayon na siguro mga 400 plus na lang to. Nagkaroon ng mortality do sa grupo. Yan, oh. Pero sabi nga niya is okay pa rin yung ano niya, yung harvest niya. Yan. So mamaya kakausapin natin si Sir Eric Lime at maghihingi tayo ng ibang tips tungkol sa pag-aalaga nitong layer. Yan. So doon sa mga mag-aalaga ng manok, bago kayo mag-start, dapat alam niyo yung target niyo kung layer ang habol niyo, kung itlog o egg production ang habol niyo. Meron mga tamang genetics ng manok na ginagamit dyan. So kung meat naman ang kailangan nyo, iba rin yung genetics ng manok na kailangan nyong alagaan. So dito, ang alaga nyo is layer. Itong mga manok na to, talagang pang paitlugin. Yan, no? Colored chicken na paitlugin. Ang kadalasang makikita nyo sa market is yung puting itlog. Yun din is nanggagaling din yun sa mga puting manok, karaniwan yung puting manok. Pero meron ding mga colored chicken na nag-iitlog ng puti. So dito, brown egg naman to ang na-harvest dito. Yan, okay? So far, maganda yung ano, according to Sir Eric Lime, no? Maganda yung feedback, maganda yung progress nitong ano niya, layer, yung mga manok niya, yung binibigay sa kanyang produce. Is may kita daw. Ayan. So magdadagdag pa siya dito ng ano ng ibang layers. Ayan. So mamaya kausapin natin si Sir Eric Lime about dito sa pag-aalaga ng mga layer na colored chicken. Ayan. Okay, so antabay kayo. Ipapakita ko sa inyo at i-explain ni Sir Eric Lime yung pag-aalaga na dito, kung ano yung mga tips na may bibigay niya tungkol sa pag-aalaga ng colored chicken. Ito yung mga layer. Okay, so bago tayo mag-umpisa na kausapin si Sir Lime, no, Sir Eric Lime. So dito sa gilid, andito yung ano, Organico Filipino Farm Probiotico. So itong product na to is itetesting natin. So salamat kay Sir Eric Lime at pumayag siya na itesting itong product na to dito sa ano, sa kanilang manok. So itong nandito sa gilid, ito yung pinaga nakahiwalay. Ito yung mga ano, broody, yung mga hindi nag-iitlog. Dito nakalagay.
So dito natin ite-testing kung probiotics na ginawa ko. Ayan. Tingnan natin kung gaano ka-effective. Ayan, pati ito. Susubukan natin yung ano. Meron kasing mga manok siya na yung mga nangangain ng balahibo ng mga kasama nila. Yan, merong cannibalism, no? So subukan natin itong ano, kung matutunaw niya yung ano. Kasi yung balahibo nasa ano na, sa lalamunan ng manok, hindi na matunaw. So ang ginagawa niya, parang pilit niya nilalabas yun. Tingnan natin kung kayang tunawin itong ano, itong probiotics na ginawa ko. So ito yung probiotics na na-prepare ko. May ibang strain to doon sa nauna kong nagawang probiotics, no. So iba pa yung ano nito, iba yung strain na content nito. Yan. So abangan natin kung mapapaitlog natin yung mga hindi na nangingitlog dito na ano, yung mga nag-stop mag-itlog. Kung mag-iitlog yon, ibig sabihin itong nagawa nating probiotics is effective. Tsaka ginawa to, itong probiotics na to as supplement para do sa mga layers naman to, pang layers. So tingnan natin kung tataas yung production ng egg. At obserba natin kung effective, kung gaano ka-effective itong probiotics yan. So hindi pa ito lumalabas sa market. Pagkatapos ng test dito, malalaman natin kung ilalabas natin to sa market. Yan. Okay, abangan nyo yung ano, yung result. I-monitor natin, tapos papakita natin sa mga susunod na episode natin kung ano yung result nung paggamit nitong probiotics na to. Dadalawa lang nilabas niyan eh. Tapos hinagpang din niya isa. Hinagpang din niya. Di isa na lang. Oh. Nag-isa sila. Eh problema ko, pag-aantayin mo 30 days yan eh na magpapadede eh. Oh, 30 days na magpapadede. Sabi ko, paano kaya gagawin ko dito? Pinaampun mo. Oh, ang problema diyan pag ipapaampun mo, hindi niya anak eh, kakagatin niya. Kakagatin niya, maamoy niya. Pasalain mo muna. Oo, maamoy niya. Ang sikreto pala nun, nagtanong ako dyan sa bayan. Sabi nung pinagtanungan ko na magbababoy, sabi niya, kumuha ka ng, kunin mo yung nililipat mo na biek doon, kumuha ka ng ihi nung inahin doon. Ipupunas. O, ipunas mo doon sa biek na ililipat mo. Tapos saka mo, ano, amuyin niya kasi yun. Tapos yun, hindi na daw niya kakagatin. Ayan, hindi na kinagat. Hindi, ang nagtanong din ako dun sa pinagkukuhaan ko ng feeds, kuya, ang ginagawa, kasi nag-alaga din ng baboy yun, ang ginagawa ko dyan, sabi niya, polbo. Ano? Anong brand? Polbuan? Johnson? Kahit ano, polbuan mo yung uso ng inahin. Hindi na maamoy. Tapos taktakan mo din yung nililipat mo na biyek, tapos taktakan mo din yung dati niyang anak. Pareho na ng amoy. Pareho na sila ng amoy ngayon. Ayun, ginawa ko. Epektibo eh. Oh. Wala, hindi na talaga, ano, inano yung anak niya. Hindi na inaway. Nilipat ko. Kasi, once na hindi mo ilipat yon, 30 days na magpapadede ito, 30 days din magpapadede doon. Sayang. Sayang yung araw. Hmm. Kasi ito, pagka nilipat mo na doon, dinilipat ko na, no, after 5 days, mag-hit to. Mag-hit siya. Na-inseminate na to? Oo, na-inseminate na yan. Hindi na. Kasi pag ako nag-inseminate, ano, naka-family planning sila. Yung una, ikaw nag-inseminate, ano? Oo, testing lang yun. Kasi, di ba, nag-AI naman ako ng aso. Pero ibig sabihin, effective. Nag-ano eh. Oo, effective. Kaya lang baka hindi ko lang siguro tinamaan. Kasi once ko lang, ano eh, ini-AI eh. Dapat pala may follow-up siya. Pag halimbawa, ini-AI ko ng umaga, ay ng hapon, palit pa rin ng kinaumagahan. Iyon. Saka siguro hindi ko siguro na ano, na maigi. Meron akong kaibigan na ano, si Bro Farm Kennel yan, yun sa taga ano Mindoro. Yan, ano yan, expert sa AI. Mm-hmm. Yan, shout out kay Sir Bro Farm yan, no. Pa-comment sa baba, sir, kung ano magandang ano pag nag-inseminate yung mga tips, or ano ka, gawa ka ng video sa pag mga tips ng pag-inseminate para yung mga kababayan natin na gusto mag-inseminate ng mga alaga nilang baboy tulad niyan, is makatulong tayo, no? Ayan, si Bro Farm Kennel. Tapos, yung isa pa, ito, kinuha ko kayan kay Pari Julius eh. Nasugi. Oo nga, bago to. No? Bago yan, kinuha ko yan. Kawawalay nung kinuha ko. 5 days ata na nakawalay na yung anak niya. Sabi niya, kunin mo na pare. Kinuha ko.
pagdating dito, 25 ng July eh. Ay, June 25 eh. Naku, 24 kinuha ko, 25 nandito na. 25 nag-hit na. Ah. So, sabi ko, swerte ito. 9-7-8 na rin. Oo, 25 ng July, ay, June, nag-hit na. Di pinakast ako. Hindi yan, ano, natural yan. Ah, natural. Pinadala ko dito yung bore, tapos na-meet siya. Tapos nung na-meet, nag-antay ka kasi 21 days kasi yan. 18 to 21 days mag-hit ulit kung hindi siya nakakuha. Ah. So nag-antay kami ng 18 to 21 days, hindi naman nag-hit. Palagpas ulit, wala din. Umakyat akong bagyo. Sabi nung kasama ko, tumawag ako dito. Yung puti, sabi niya, hindi naman na kumakain. So, kinabahan ako. Tapos nahihirapan daw tumayo. Sabi ko, baka ano, i-obserbahan mo ate, ganun, ganun. Pinapunta ko dito yung technician. Mga 47 days na yon ito mula nung na-AI. Ay, nung na-asawa. Na-mate siya. Sabi nung pumuntang technician dito, sabi niya, hit to! Sabi niya, kaya hindi kumakain. Eh, ba't sabi ko, ba't ang tagal? Sobrang tagal naman na yung ilang araw ng ano, matamlay siya. Sabi niya, hit to sir. Na lumagpas na nga, oh, sabi niya. O, oh, antayin mo na naman yung pang 63 days. Ha. Kasi every 21 yan eh. Antayin niya pang 63 days. Inantayin namin, nag 63 days siya nung kailan. Hindi eh. Hindi hit eh. Tapos nakita ko. Buntis na. Sabi ko, buntis to. Oh. Tinan mo yung chan. Ha. Parang iba-iba yung itsura ng chan eh. Kaya lang, ang problema dito, pina-injikan ko na, pinurga ko ulit, tapos pina-injikan ko ulit ng anti-parbo. Hindi yun ang problema ko kung may epekto sa anak nila. Anak niya. Kasi akala ko hindi ano eh, hindi buntis. Hindi buntis eh. So pina-injikan ko ulit. Pero hindi sana lalaki kung hindi buhay yung mga ano, di ba? Yung mga ano yung sa loob. Saan maganda lumabas ano? Ewan ko kung anong ano yan. Pero alam ko buntis eh. Yung pakasta sa ano, pabulog ano. Magkano dito pabulog ng mga baboy? Ang pabulog dito is 1,000 ata, 1,500. Ilang pag ano AI, yun? Isang beses lang yun. Yung pabulog, yung pabulog. Natural. Sa AI kasi, kaya naman ako nainganyong ako mag-AI dito. Nabili ko yun, nung yung similya. Sabi nung pinagpakuhaan ko ng ano dati, nagpirmi, nagkakasta ko, hindi namin maharap eh. Pero may ano kayo, may bulog kayo dyan. Benta mo na lang ako ng ano, magkano ba? 250 lang eh. Kasama na yung AI kit eh. Ha. Kasama na lahat eh. Siyempre okay na, di ba? 250. Sabi ko, kaya ko namang mag-AI ng aso. Ako na lang. Kasi nag-inseminate ka ng aso eh. Yun pala. Dalawa lang nilabas kasi naka-family planning pala. Hindi kaya yung similya ang mahina? Sa tingin ko, hindi. Hindi. Yun siguro yung sa pag-ano ko. Kasi hindi, parang hindi ko naipasok lahat eh. Mahaba yung naka-labas nun eh. So, ganyan talaga. At least meron ano. Charge to experience. Ngayon, ayaw mo na. Ayaw na. Ayun, ito yung ano, yung baboy. Oh. Nung pumunta tayo dito last time, ano pa to, maliliit pa to. Ngayon may mga anak na. Oh. Ilang months na ba yung huling punta ko dito? Ayun, malaki na rin yung anak ko. Oh. Ito, ang problema dito na isa pa, madaming lamok. Oh, kagat ng lamok, ano? Daming lamok. Citronella. Ito, nilalagay ko eh. Sabit ka ng citronella, talim ka dyan sa paligid. Ayan o. Magkano bentahan ng biik dito? Pag ganyan kalaki, ayan o. 45 days ang ano dito. 45 days mo bago may benta yung biik. Kumakain na yon. Oo, kumakain na yon. Kailangan kumakain na. Magkano benta ng ganon? Mura ngayon. Dahil mura ang live weight ngayon eh. Mura ang baboy ngayon dito. Bebenta lang nila ng 4,000, 4,500 yan. Mura. Yung isang biik? Oo, isang biik. Meron kahit lalaki o babae? Oo. O lalaki yata yung ano ah? Lalaki pareho yan. Nakapon na? Nakastraight na yan. Kailan lang pinakastraight ko isang araw? Sir, masigla sila oh. Oo. Inutuhan na namin kumain, hindi pa rin kumakain. At dito, at least makakatipid ka. Yung pinampupunas mo sa baboy, yan din yung gamit mo, di ba? Pag sumasakit, kasukasuan mo. Oo, ito. Epicacent oil. Oil oh. Yan, talaga, hindi ka kapit ang andyan. Yon yung tips sa pagpapaampon ng ano ng biik, yun yung sinabi ni Sir Lime no. Dalawang technique yung itinuro sa kanya. Yung isa yung ipupunas yung ihi ng inahin do sa bagong biik na ihahalo. At yung isa is yung baby powder no. Pag nalaman to ng mga farmers natin na nag-aalagang baboy, kikita yung mga nagbebenta ng powder. Yung pala
Lalagyan mo lang ng pulbo o powder, yung baby powder, yung biik, yung dalawang, yung anak nung ano, original na anak, tsaka yung papaampon nyo. Tapos itong inahin, lalagyan ng pulbo sa nguso. Ayun daw, effective. Hindi na siya kinagat. Okay, so nandito tayo sa loob nung manukan. Ayan, oh. Oh, ayan yung mga manok natin. Wini-welcome tayo. Ayan, oh. Tinutuka yung sapatos. Yun, so kasama natin si Sir Eric Lime. Sir Eric Lime is yung binisita natin doon sa previous vlog natin na taga-Malig, Isabela. Ayan. Ito na ngayon yung manok niya. Nung huling punta natin dito, maliliit pa to, hindi pa nag-i-itlog. Ayan, so ito yung part 3 ng ano, ng vlog na tungkol dito sa manukan ni Sir Eric Lime. Ayan, so si Eric Lime ay ano, ex-OFW to. Nag-for good na dito sa Pilipinas. At ito yung isa sa ginawa niyang negosyo. No? Hingi tayo ng tips saka advice kung ano ang ibang kailangan gawin ng mga OFW na nagpaplano mag-tayo din ng gantong klase ng negosyo. Yun yung mga manok ko. Yan o, malalaki na. So, dito tayo kay Sir Eric Lime. Yan, so dito tayo. Yan, dito si Sir Eric Lime. Kabatchmate ko to sa De Los Santos. Yun, gaya na sinabi ko doon sa previous na vlog natin. Binisita na natin to. Ngayon, yung mga manok niya is laying na. Yan. So, Sir Eric Lime, magandang umaga. Ayan. Ay, magandang umaga. Ayan. Din. Ito yung may-ari nitong manukan na to. Bukod dito, meron siyang ibang mga negosyo sa farm. Yung mga palayan, yung mga isdaan. Yan. So, dito, hingi tayong tips. Sir Eric, ano yung yung unang-unang may bibigay ng tips sa mga OFW na gusto mag-negosyo ng ganito? Siyempre, pagka mag-negosyo ka ng ganito, puhunan. Kailangan may puhunan ka. Tapos yung lugar, piliin mo yung lugar, maganda para sa manukan na ganito. Yung building kasi ang importante dito. Yung building niya, housing niya. Housing niya, dapat hindi ka... Ito, medyo nagkakaroon ka ng problema dito kasi... First time ko din, no? Crowded siya. Akala ko nun maliit. Akala ko nun malaki na. Sa 500 na heads, maliit pa pala tong ano, tong housing. Yung nag-umpisa siya ng 500 heads at ngayon ito na yung result. Nung una talaga, nung una nating mga vlog, no, nakikita niyo medyo maluwag pa to. Pero ngayon, ayan na. So ang ginawa ni Sir Eric, ayan, gumawa siya ng paraan para medyo lumuwag dito. Ito yung isa, yan o. Oh. Yan, so nag-open sila dito ng ranging area na binalutan nila ng ano, hinarangan nila ng net na 100 meters, yan o. Oh. So malaking bagay yung ano, meron siyang pinto dito sa likod at yun yung ranging area niya, yan o. Oh. Ayan. Yan, so yun yung net yung nasa malayo hanggang dito yung sa kabila. Yan, so sir, yung pinakamalaking problema na encounter nyo dito, ano yung mga problema pala na na-encounter nyo dito? Para... Isa siguro sa nakaka-stress dito, yung weather. Ano, kasi ano na, pabago-bago ng ano natin ngayon. Climate change na talaga. Hindi mamaya uulan, mamaya aaraw, napaka-init. So yun ang ano, isang factor talaga ng ano, ng dito sa pagmamanukan kasi nag-iiba-iba yung klima. Yung manok din nag-a-adapt din dun sa ganun. Kaya paiba-iba din, up and down din yung pitlog mo. Kaya yung housing mo dapat talaga adapted din dun sa pagbabago ng klima, no? Naka-ready yung kulungan mo o yung cage o housing ng manok mo na umulan man o umaraw, meron silang masisilungan na maayos. Ayan, no? So, isa yung ano, babagsak pa rin sa housing. Yun. So, ano pa sir, yung ano? Kaya kapag ka, ano, yung housing mo din, naka-ready talaga siya na ano, pagka malamig, pagdating ng panahon na malamig, pwede mong ibaba yung mga ano niya, tarapal niya. Ayan, may tarapal sa paligid. Para magiging mainit pa rin sila. Tapos kapag ka mainit naman, tataas mo sila para tagustagusan yung hangin. Yung ventilation. Sa taas din may ano to, ayan o, yung pagkakagawa nila ng housing nito, meron din ditong ventilation. Yan, so yun yung isang issue na na-encounter nila.
So kung mag-uumpisa kayo, yun nga, i-prepare nyo yung housing nyo para doon sa mga ganung panahon, tag-init, tag-ulan. Hmm. At yung area, yung size, ano, yan. Area niya. Tapos isa pa yung dapat, ito kasi free range eh. So dapat hindi talaga nakakulong, no? Dapat na napapakawalan sila. Kahit na nag-feeds din tayo, no? Hindi naman namin inano na talagang 100% organic to, no? Kaya dapat nakakawala. Yun, kasi kung mag-organic ka, kailangan mo talaga ng ano, ng formulation ng patuka na makaka-sustain doon sa makaka-support doon sa pag-itlog nila para ma-sustain yung nutrients na kailangan ng mga manok. Yan. So dito gumagamit sila ng commercial feeds. Yan. At yung itlog nito mga brown ano, yan. Mm-hmm. So ilang percent sir yung ano, yung na-harvest nyo per day? Yan. Ito ano na lang yan. Kasi for 70 na lang ata tong manok na to kasi may mga mortality na rin ako. Kahapon naka 366 kami eh. Oh, 366 per day. 366 per day. So, average natin siguro. Tumataas naman 320, yan. Bago-bago lang. So per day iba-iba kasi ang manok minsan after 26 hours yata yan ng itlog nag de-develop. Ayan. Okay, so yan yung ano. Ayan o, yung mga paitlogin niya. Ayan. Yun, sir, maraming magtatanong sigurado kasi marami rin ako nababasa na comment na bakit ka mag-aalaga ng manok eh, sa mahal ng feeds, kaya ba nating i-sustain yung kita na ano, hindi tayo malulugi? Kasi ang dami ko nababasa na sinasabi, hindi sustainable yung pag-aalaga ng mga layer kasi malulugi ka sa mahal ng patuka. Ito, no, siguro mo. Nagkwenta na lang. Yung naka-cage na manok eh, kumikita sila eh, yung white eggs. Uh-huh. Samantalang ito, madami kang ibang may papakain na alternatibo. Uh-huh. No? So, mas may kita. Masipag ka lang. Kumuha ka ng daon ng saging, daon ng malunggay. O, tapos na-free range mo pa, nakakain sila sa labas. So, meron. May insekto makakain. Uh-huh. Eh, samantalang doon sa pure na commercial feeds, kumikita nga eh. So, ibig sabihin, mas may kita. Kung mag-maintain ka ng ganito, dapat nakaready na rin yung mga pakain yung extra, kumbaga, supplement para sa mga manok nyo. Magpapakain ka man ng feeds, meron ka dapat backup na ano na supplement. Gaya ng asola. Asola. Yan, magandang bagay. May asola ka sa... Madre de agua. May madre de agua din dyan. Madre de agua. Chachap nyo lang. Malunggay. Yan. So, galing na to sa isang farmers na magpapatunay na merong kita dito sa pag-aalaga ng layer. Yan. Kasi marami nag-comment sa, ano, sa isang page na hawak ko na hindi sustainable yung pag-aalaga ng layer. Yan. Kaya, inano ko, chinek ko dito. Meron ba talagang kita? Eh kung tama nga naman siya, kung walang kita dito, bakit pa siya magtutuloy? At ang plano niya is magdagdag pa ng 500 pa ulit. 500 heads pa. Pero babaguhin ko yung ano, yeah. Lalakihan ko yung housing niya. Ayun. So from sa una yung parang matatawag nating mistake o pagkakamali, no? Doon talaga natututo tayo kung magkakamali tayo sa una nating try. Magkakaroon tayo ng adjustment sa mga susunod nating planong itayo. So ngayon, alam na niya, actually itong area na to, nung nag-uumpisa pa lang, sinabi ko sa kanya na medyo maliit, parang alanganin. So ngayon, ano na natin, na-confirm na natin na talagang kailangan mag-expand ng ano. Pero nagawa naman ng paraan, nag-ano siya din ng ranging area, kaya pag ano, pinapakawalan. Ngayon, nandito sila dahil umuulan. Ayun, oh. Ayun yung ano, napakalaking area. So ngayon, nakabawi pa rin sila sa production. Hindi pa rin sila lugi. At hindi ko nasasabihin kung magkano kinikita per day kasi nung sinabi niya sa akin, parang gusto ko na rin mag-alaga ng ano, ng layer. Ayan, ganito. Ayan, ito yung area ng ano, paitlogan nila. Ayan. So mahaba yan. Yan. Doon katatapos lang kasi kumuha ng itlog, pero may mga itlog ata doon. Dito, ayaw nilang mag-itlog dito sa ano. Ang gusto nila yung may mga diyame, ano. Dito parang ano, hindi sila ma-inggan yung mga itlog dito sa open. So, gusto nila yung ano, madilim. Oh, yun, yung madilim. Madilim yung itlogan nila.
Para hindi sila nabubulabog yan. Yun, so... Talagang, ano, saka isa pa yun, siyempre, ilalabas mo itlog mo, ayaw mo pakita sa maliwanag yun. Saka sa madilim talaga nilalabas yan. Oo, oh, eh, ikaw ba, pinapakita mo itlog? Ah, hindi, sa madilim din. Sa madilim. Yun, sa paitlogan, anong, ano, yun na nga yung isang tip. Pag maglalagay ka ng paitlogan, dapat madilim. Ito yung ano, yan o, itlog na dito. Yan. Yun, tingnan mo, kakukulay o. Oh, yan o. Kulay ng itlog ko, tingnan mo naman o. Ang ganda ng kulay ng itlog nyo. Yan o, kintab o. Ito, nag-uunahan sila dito. Yan, so yung mga nagiging broody, hinihiwalay nila. Yan. May cases kayo na nagiging broody yung manok, ano? Meron. Yun ang isa pa na gusto kong isolve, eh. So, hinihiwalay na lang yun. Tama yung sinabi mo na, ano, hiwalay mo, huwag kang maglagay ng may deami. So, nandun sila. Hopefully, ma-recover ulit yun. Hindi na sila mag-ano. Kasi na, pagka mayroon sila nakikitang ganto na pugad, na-stimulate sila maglimlim, lalo na, ano, naka-21 na itlog na sila. Karaniwan ganun sa mga ano broody na manok. At yung iba, ang ginagawa is binabasa nila yung manok doon sa dibdib, binababad nila sa tubig para medyo lumamig yung temperature. Yan. So yun yung ano natin, pagbisita natin dito sa Malig, source ng brown egg dito sa Malig, Isabela. Yan, oh. Yung isa nating kaibigan, si Sir Julius, Engineer Julius Suge, doon naman siya sa Rojas. Yan, Quezon, shout Quezon. Out. Quezon. Sa Quezon, sa Isabela, no? Ayan, oh, shout out kay Engineer Julius Suge, andito uli ako. Ayan, oh. Pasyal tayo doon, mamaya, pasyal. Ayan, bibisitahin ka namin dyan. At sana nandiyan ka sa, ano mo, sa farm. Ayan. So, yun yung episode natin para sa araw nito. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at more especially sa free-range chicken raising.